Ang pagiging OFW ay hindi basta-basta. Kung pumunta ka dito sa ibang bansa, dapat pag-isipan mo ng ilang beses. Kasi may mga OFW na hindi natapos yung kontrata, may mga OFW na pabalik-balik sa agency, kaya nga. Kasi ang mga amo, salbahe, nandun na yung mga manyakis, nandun na lahat, mga bastos, sobra sa trabaho, kulang sa tulog, lahat nandun na, isipin mo yan paulit-ulit. Tapos may amo ka pang masungit, hindi ka bibigyan ng pagkain, paswerte yan lang talaga pumunta sa ibang bansa. Kung matapang ka, dapat marunong ka rin magdiskarte na kailangan mo rin makakain minsan. Kasi may mga amo talaga na ang kukuripot nila, hindi talaga magbibigay ng pagkain. Kahit ano pagod mo, hindi ka nila bibigyan ng pagkain kasi ang iniisip nila sinusweldoan ka nila. Ang iniisip nila, pag-aari ka nila. Pero hindi naman yung tama, diba? Kasi tao ka rin, kailangan mo rin kumain. Tao ka rin, kailangan mo rin ng pahinga, diba? Say that. After that, you clean the whole rooms, okay? What happened to you? You clean the whole rooms. Yes. Use this one. Yes. Ang isipin mo, ang pinakakalaban mo dito sa ibang bansa minsan ay ang amo mong babae. Hindi maiwasan ang pagseselos, ganyan. Hindi maiwasan yung pagbabantay sa'yo buong maghapon. Kung nagtrabaho ka ba, lalo na kung yung amo mong babae ay walang trabaho. Ikaw lang makikita, hindi ka makaupo, utos ng utos yan. Kaya dapat, kung pupunta ka dito sa ibang bansa, pag-isipan mo mabuti kung kaya mo ba. Yung gutom, pinipigilan mo lang yan. Kasi nga, yun, hindi ka makalusot na makakuha ng pagkain kaya nandyan yung amo, bantay ng bantay sa'yo. Lalo na kung may mga mata yung bahay. Swerte yan lang. Kung amo mo, mahal ka, binibigyan ka ng pagkain, may puso. Swerte yan lang talaga. Kaya kung ikaw, kung gusto mong mag-OFW dito sa ibang bansa, pag-isipan mo mabuting paulit-ulit. Magpray ka na lang na maging amo mo ay mabuting tao. Kasi kalamihan dito, ang amo, sinasaktan pa yung mga yaya nila, mga maid nila. Diba? Swerte ka lang kung yung amo mo ay napakabait. Alam nila ang salitang respeto. Pero ito tayo eh. Ito lang ang nagpapakunan natin ng pagkain. Basta makatulong lang tayo sa pamilya natin. Wala yan. Kaya kung OFW kalaban lang, matatapos po rin ng 2 years na yan ng paghihirap sa ibang bansa. Diba? Hindi rin tayo nadadala minsan. Babalik at babalik pa rin tayo. Diba? Ganyan tayo. Matapang. Madam, can you give me food, madam? I'm so hungry, madam. I want rice. Yeah, madam, I want to eat rice. Get one bottle of water and one cake. Go, don't disturb me. I have a meeting here. I have a work. Why you come here? Go and clean. I give you money to clean, not to cry here. I don't care. You clean. You take one bottle of water and one cake. Enough. This food, not every day rice, eat. You're not come here to eat. You come here to work. Okay? And next time your salary, you buy your own shampoo. Sabun, everything. You buy your own. Because you have a salary, I give you salary. Okay? Take this. But madam, my salary is only 1,406. It's not enough. Hindi pa magkasya yung sahod ko, tapos babawasan pa doon yung mga expenses ko.
Hindi ko lang talaga kailangan na alam. Nagtrabaho dito sa ibang bansa. Hindi na ako nagtrabaho. Ang hirap-hirap naman dito mag-isama ang mga tao. Ang dami-dami pang trabaho. Okay lang kung maraming trabaho. Basta ituturi ka lang na pamilya. Buong maghapon, ito lang ang kakainin ko. May mga amo talaga na tinitipid ka sa pagkain. Nakabantay yan sa'yo sa mga pagkain mo. Kakain ka lang pagkatapos nila. Hindi nila naiisip, hindi sapat yung sweldo na yon sa ginagawa mo araw-araw sa kanila, pag-aalaga mo sa mga anak nila. Paglilinis mo sa buong bahay nila, paglalaba mo sa lahat ng damit nila. Higit ka pa sa nanay. Wala talaga, hindi nila naiisip yon dahil ang tingin nila sa atin ay isang ano lang, yaya lang, ganyan, utusan, yan lang ang tingin nila sa atin. Laban lang. Saida, will you eat this? This is for my baby, not for you. Why? Look at this, only this one. This not for you. Will you eat this? I will cut this to your salary, okay? Look, come here. You broke my plate. And I will cut that to your salary, okay? Do you get this? Clean. Go clean. Oh my God. Why are you not cleaning this up? It's so dirty. Why? Every day here in the kitchen. Why so dirty? Look. What are you doing? I give you money every month. But you're not doing your job. Huh? This? Finished? No, it is not finished. This one is not finished. Look, not finished. You see? I give you money. Not to cell phone. Not to walk here. Not to eat. You eat the food of my baby. And now clean this all. Tonight when I come, everybody clean. Saida, why are you sleeping? The kitchen is not finished. We eat. Our baby is eating. It's not finished. Go. 12? I don't care 12. The kitchen is not good. You know me. Every morning I wake up, I make coffee, I want the kitchen is so clean, not like that. Clean the kitchen. I don't care if you don't have sleep. It's because of you. You're not cleaning good. You clean the kitchen now. Madam, I finished all. It's already 12. I finished all.